sa mamaganda. Yan. Dito maganda-ganda ang gulo. Rosy cheeks. Umaambol-ambol mga dre, no? Nawala na naman, no? Pupunta ako ngayon sa, hindi pala ospital mga dre, no? Sa clinic lang, katabi ng ospital. Kasi po dito, kumbaga hindi sila nag-check up sa ospital mismo. Karaniwan, malapit sa ospital, may mga building doon na kung saan may clinic, yung doktor na nagkatrabaho doon sa tapat ng ospital o tabi ng hospital. Ganun po yung sistema nila rito. Kaya doon po ako sa clinic, malapit sa ospital pupunta. Thank you po sa lahat ng nanonood, no? Ito, marami pong comment na naman, di ba? Shoutout po. Shoutout kay Sir Marlon Marquez. Ganun din po kay Julie Patricio. Chris L. Hi, Kuya Rice. Nakakatuwa mga vlogs mo. Since nabanggit mo dito ang about sa retirement, tanong ko lang kung anong plano mo o anong ginagawa mo para paghandaan ng retirement at kailan mo balak mag-retire? Ganda ng question niya. Napaisip na naman ako. Kailan ko balak mag-retire? Kung pwede lang, pag 60 years old, magre-retire na ako, no? At least, kumbaga, yun yung palagay ko sa edad ko is, yung palagay ko, yung tamang edad para mag-slow down ka na, tsaka, enjoy mo na lang yung life, di ba? Kasi, ang hirap naman kung sasagarin mo ng 65 or 67, di ba? I mean, nagtrabaho ka, ilang taon ako nagtrabaho, 18 or 19 years old, hanggang 65 years old, tapos, mabubuhay ka na lang ng ilang taon para i-enjoy yung buhay mo nang hindi ka nagtatrabaho. Matatalsikan ako ng snow dito. Alam niyo yun mga dre, di ba? So, somehow, kahit papaano sana, kung may sapat ng ipon, is mag-retire na, enjoy mo na yung buhay mo, di ba? Hanggat kaya mo pa, hanggat nakakalakad-lakad ka pa. Kaya lang, mahangin mga dre. Baka hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko. Sayang naman yung kakadaldal ko. Yun mga dre, no? Hanggat malakas ka pa, wala ka pa masyadong iniinda, hopefully, pagdating mo ng 60 years old. Di ba? Yung ganun mga dre, no? So, ang tanong, yung pinaka-importante, paanong pinaghahandaan? Nagtatabi-tabi po kami, nag-iipong kami. Nagsisimula na kami, no? Actually, nagsimula na kami. Kaya lang, ayun ang mahirap mga dre, no? Napaka unpredictable ng buhay na kung saan hindi mo masabi kung ano mangyayari. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo na maaaring makaapekto sa financial mo, di ba? Yung ganun mga dre. At hindi mo naman basta-basta may i-ignore kasi nga parte sila ng buhay mo eh, di ba? Mahalaga rin sila sa'yo. So, ginagalingan namin mga dre, no? In terms sa pag-iipon, ginagawa namin yung lahat, di ba? Sabi ko nga kay Mrs., galingan mo, di ba? Kung hanggang magkano yung kaya nating maitabi, as much as we can, di ba? Ganun sana yung magawa natin para alam nyo po yun na kahit papaano pag tumanda, hindi masyadong mahirapan. Di ba? Pagkatapos, anong investment, di ba? Hangga't maaari po no pag nag-retire ako, ayoko na nung may iniisip pa ako masyado. Di ba? So, apartment siguro, kung may perang sapat, makapagpatayo ka ng apartment na ilang pinto na kung saan hindi ka masyadong mag-iintindi. As long as na may uupa, di ba? Napalagay ko naman makakahanap at makakahanap ka, di ba? Yun mga dre, no? Yun yung naiisip ko, apartment. Sa business, hindi ko alam unless na may siguradong business na kung saan is hindi na kailangan ng masyadong maraming input galing sa akin. Kasi nga magre-retire ka na nga eh, di ba? Gusto mo na lang, alam mo yun, gusto mo mag-slow down, take life easy. Parang ganun mga dre, no? Yun, ganun lang kasimple mga dre, ganun lang kasimple yung plano ko. Ano pa ba? Yun lang. Yun, dun lang ako nakapokus mga dre, no? Sa simpleng goal ko. At
Yun, hopefully, ano, no? Hopefully, magawa. Magawa yun, no? Sabi ni Xavier, don't humble brag. Do this instead. Instead of, oh no, I came first again. Or, oh, I just got the dream job, but I totally don't deserve it. Do this. State and stick to facts. Hindi ko magets. Hindi ko magets, sir, yung humble brag, no? Oh no, I came first again. Ah, okay. Parang nagyayabang ka. Simpleng nagyayabang, parang ganun. Ano masasabi ko ron? Siguro ganun, 'di ba? Sabihin natin, okay, nag-humble brag ako. But I think may mali ba ron, 'di ba? Ewan. Ngayon ko lang narinig yung humble brag, sir, no? Yun, ngayon lang. Dahil sinasabi, di ba? Pamaya ulit, mga Dre, ah. Medyo malapit-lapit na rin ako, eh. Andito lang sa may ano, sa Codinage to, mga Dre. Daanan ng bus. Pwede ako mag-bus. 3:15 pa masahe. But hindi ko dinala yung sasakyan ko kasi magpa-parking pa ako. Magbabayad pa ako ng parking. Lakarin ko na lang kasi exercise din. Yun yung katirang ko, mga Dre. Kung ba't nilakad ko na lang. Kasi ano, 11 minutes lang, mga Dre, no? 11 minutes lang yung layo sa amin. Tsaka kahit pa paano, maganda-ganda na rin yung panahon. Malamig pero hindi masyado. Kahit walang gloves, kaya naman. Grabe yung binagsak na snow kahapon. Eh. Madami rin eh. Josh, dito sa McDonald's na to, may playground sa loob yan. Baka gusto nyo mag-McDonald's. Doon kayo sa taas, di ba? Bababa lang kayo rito. Codinage ano yan? Codinage Linton. Dati dito kami nagpupunta sa Tim Hortons na yan. Pero dahil nga naglumipat kami ng lugar, mas malapit na sa amin yung Tim Hortons sa Victoria. Doon na kami nagpupunta. Nung wala pa kaming sasakyan, sa Barclay rin kami, mga treno. Doon din kami nakatira sa Barclay. Lalakarin na kami dito, papunta rito. Siguro mga 10 minutes. Tatambay kami dyan, alas 11 ng gabi. Hanggang alas 12. Parang ganun. Parang in a way, ano, bonding na rin namin. Kasama si Rainiel tsaka si Quincy. Dadaan pala ako sa trabaho pagkagaling ko rito. Kasi kahapon pa yun, may problema nga raw sa trabaho. Titingnan ko. Hindi ko alam kung may upload ko to, mga Dre, no? Kasi medyo mahangin. Kung pangit ang audio, baka hindi ko i-upload. O kaya i-voice over ko. Pero let's see. Yung mataas na building na yan. Andyan yata yung clinic, mga Dre. 58-58 eh. 58-58 ko din age. Tapos yung katabi niya, mga Dre, yan yung Jewish Hospital. Ayaw ko lang, papapasukin ako, no? Parang may cold ako eh. Sinisipon ako. Nalalamig na yung kamay ko. Ang bungis, di ba? Pag ano, pag yung nagtutunaw yung snow. Ah! Pwede na pala. Pag nakabait pala yung mga Dre, pwede pala tumawid. Hindi hirao. Ah, baka bulok. Dito nga, 58-58 ko din age. So, pakita ko sa fifth floor, nandun daw yun. And let's see. Fifth floor. Sino nasa fifth floor?
Wala. Yung Clinic Hearts. Ito. Mamaya ulit, mga Andre. So, tapos na yung check-up natin, mga Andre. Binigyan niya ako ng, ano bang tawag rito? Ng gamot, mga Andre, no? Pantolo. 40 mg. Pwede ka daw gamot, inumin to hanggang 8 weeks, isang araw, bago ko mag-breakfast. Ay, isang araw. Araw-araw, bago ko mag-breakfast, mga Andre. Sabi niya, si Dr. C. Parang ano, Chi. TSE, no? Hindi ko alam, tamang pronounce, mga Andre, no? Yun, bata pa siya, kaya mabait siya, mga dreno, napakabait. Patawa-tawa, accommodating siya. Kasi mga dreno, nakakailang pa-check up na rin ako rito, no? Tatlo? O, hindi, pang-apat na yata siya o pangatlo. Pero yung ibang experience ko, mga dreno, kasi may edad na yung mga doktor, masungit na. Parang masyado ng stress dahil sa, ano, sa trabaho. Eto, ano pa siya, kumbaga, cool pa siya, mabait eh. Kaya, yun. Sabi niya, mga dre, baka dyspepsia lang daw. Kasi nga, wala naman akong ibang nararamdaman maliban dun sa parang ano, pag kumakain ako, parang nagkakaroon lang ng ano, build up ng pressure. Tapos pag ininuman ko ng tubig, mawawala. Ganon. Yun, pag after a few weeks daw, na umiinom ako ng gamot, tapos may andoon pa rin, baka kailangan ko na daw ng mas ano, mas iba pang ano, iba pang klase ng check-up. Kaya, yun. Ngayon pupunta naman ako sa plaza para tingnan yung problema. Ano na rin to, mga Andre? OT. Ito yung ating ano, mga Andre. Papakita ko ulit sa inyo yung kapaligiran. Pauwi. Wala pala akong binayaran, mga Andre, no? Kaya lang may papacheck up ulit ako sa kanya, no? At tinanong ko pala sa kanya, sabi ko may isa pa akong problema, kako. Paano kaya gagawin ko? Gusto ko kasing ano, magpa-check up ulit sana. Kaso wala akong family doctor. Sabi niya, kailangan mong antayin family doctor mo or tumawag uli ako dun sa number na tinawagan ko. Parang ganun, mga dreno. Yun ang ano, mga dreno, pag wala akong family doctor, kailangan mong dumaan sa ibang ano, 811 yata, 811 yun ang tatawagan. Kasi madaming nagpunta, wala silang appointment. Ang sabi sa kanila ng receptionist, tumawag sila sa 811 para magpa-appointment. Pupunta ako ngayon sa, pupunta na rin pala ako sa ano, mga dayo, sa pharmacy. Bibiling ko na tong gamot na to para malaman. Pero dito pumapasok, mga dre, yung ano, yung private insurance ni Mrs. Kasi pag ganito reseta yung gamot, pag binili to, mga dre, 90% yata yung ano neto, yung kuha ng insurance. Babayaran ko lang yung 10%, mga dre. Yun ang kagandahan pag may ano ka, may private insurance ka. Hindi ko lang alam kung yung kung Quebec lang yung insurance mo, kung gaano kalaki yung madi-discount mo sa gamot, mga dre, no. Pero may discount din naman. Kaya pag magpa-file pala kayo ng tax, mga dreno, huwag niyong kakalimutang sabihin na may private insurance kayo kung meron kayong private insurance. Kasi mga dre, nung tinignan ni Ate Neng yung income ni Joy, tinanong niya kung may private insurance siya. Kasi kung wala siyang private insurance, mga dre, magbabayad siya ng ano, ng $600 dito yata sa ano, sa Quebec. Pero kung may private insurance siya, wala siyang babayaran. So malaking diferensya po na ma-declare nyo na may private insurance kayo pag nagpapakompute, pag nagpapakompute po kayo at nandito kayo sa Quebec. Yun, mga dre, galing na ako sa pharmacy. Iniwanan ko na yung reseta ko. Sabi ko babalikan ko na lang, bukas ko na kukunin. Kasi bukas pa naman ako iinom ng umaga. Binigyan niya pala ako ng ano, kumbaga
isang tablet for ano, for 60 days. Parang ganun mga dre, no? Anyway, i-check ko na yung problema dito sa baba. Kung anong magagawa ako. Ito ang isang malaking problema ko sa ano, sa Lunes mga dre. Ito yung bahana rito. Kasi yung nakaraang araw, yung pump na pinalitan ko, gumagana naman yung pump. Kaya lang, yung tubo raw, baka kumbaga barado ba ng ano, ng mga dumi. Kasi sobrang dumi. Kaya papalinis pa. Apektado rito. Kasi doon niya nadidrain eh. Ito daw pinto na to, umuuga-uga eh. Shucks. Ano nangyari? Tingnan natin. Para tinamaan to, tumabing eh. Oh. What happened? Ito dapat nasa loob. Ito nandito sa loob. Yan o. Dapat nandito siya. Kailangan simulan siya sa taas. Sir, galing sa Levy. Layo, sir, no? Ilang oras? 3 hours. 3 hours? Ilang taon na kayo dito, sir? Six years. 6 years? Yes. Pero hindi pa PR? Wala eh, ano pa eh. Kailangan pang magpusin yung sa French, yung nasabi ng ano. Yeah. Sabi ng employer niya, kailangan pa daw niyang pataasin yung sa French niya. Kasi hindi pa pupasok eh, kahit sa Arima. No, sa Arima, kaya big skilled worker, kulang sa puntos. Eh, kailan matatapos yung, ano nyo sir, yung work permit nyo? Sa ngayon, mga siguro. Sa ano, next year, 2024. Tapos, maghahanap ka na lang ng ano, makalipat ng probinsya? Kung makahanap ng employer sa ibang province. Pag hindi, mag-renew ka na lang uli muna dyan. Malamang gano'n, kung sakaling hindi makahanap. Kumusta naman kayo sir? Ayos lang naman. Okay lang. Ano masasabi nyo sa mga nag-a-apply dito, pagpunta sa Canada? Good luck sa inyo. Okay naman buhay natin dito, sir. Okay naman. Nakakaraos naman kahit paano. Nakadala, nakapagpadala naman ng 100,000. Marami. Wala po yun. Joke lang. O sige, salamat ha. Oh, thank you, sir. Ang pangalan niyo, sir? Aldrin. Yun. Yeah. Tagal-Libig, Quebec. Thank you, sir, Aldrin. Tagal-Libig. Libig, Quebec. Medyo malayo-layo. Ano sa dyan niyo rito, sir? May kasyon lang sa mga kaibigan. Kala ko mamamalingki lang. Sir, thank you ha. Oh, sige. Thank you. Good luck, sir. Oo, nakapagod sa nakikita kita kanina eh. Thank you, sir ha. Sir Aldrin ha. Okay. Sir, ingat kayo, sir ha. Yun o, si Sir Aldrin, no. Ito, magbubukas na to mga dre, no. Giant Tiger sa ano, sa April 1. Kaya, yan o, handang-handa na o. May pagkakagastos na naman tayo rito. Yun, sana ma-PR si sir, no? O kaya makalipat siya sa probinsya, sa ibang probinsya, doon sa Atlantic province, mga dre. Medyo umadali daw doon. Sana nga, no? Sana. Kapos si sir, eh. Kapos sa ano? Kapos sa puntos. Pag nag-arima siya, parang sabi niya, nasa 40 points lang daw siya, ang passing yata is 52. Kaya medyo mandami-daming habulin si sir. Tapos sabi nga daw ng employer niya, pag nakatapos siya ng ano, ng French language, panggabi raw siya. Kaya paano daw siya makakapag-aral? Parang ganun po, ano. Kaya yung problema rito sa akin, iiwanan ko na ito mga Andre. Hindi ko kaya. Kasi kailangan ng ano yan eh, ng talagang yung gumagawa ng pintuan.
Balik ako dito sa ano mga dre, sa Walmart. Kukunin ko na pala yung gamot ko. Pero bibili rin ako ng ano, ng sriracha. Wala na kasi kami. Sriracha yung ano yung mga dre, ng hot sauce. Hot sauce lang agad. Frank's ultra, ultra hot. Huwag may ultra hot. Pambihira. Baka naman ano, mahirapan tayo niya pag nag-toilet tayo. Di ba mga dre, ultra hot. Pati puwet mo dito, mainit. Cholula. Ma, ano ba to? Kasi tinigilan ko na yung ano mga dre, no? Hindi na bumibili ngayon ng siling ano. Siling mahal. Ito kayang ano, Tabasco. Hindi, subukan ko na lang yung cholula. O kaya, chipotle, cholula. Maanghang ba to? Mas mahal sa Tabasco. Ba't ba kasi wala yung ano, sriracha? Mga elastic naman yun, no? Sriracha kasi ang ginagamit namin sa bahay, mga dre, no? Hindi masyadong maanghang. Kumbaga, tama lang. Pambihira, kanina pa ako salita na salita, hindi pala nagre-record. Ano ba yan? So, ang binayaran ko sa gamot, mga dre, lahat-lahat. Tatlong gamot, mga dre, no? Nasonex, Salbutamol, tsaka yung bagong gamot na binigay sa akin, ang binayaran ko lang is $6.39. Yung bagong gamot na 30 piraso mga dre, dapat $20.79 yun. Ang binayaran ko lang is $2.08. Kaya napakalaking bagay mga dre, diba? Yung gamot na binigay sa akin mga dre, para pala sa ano yun? Para sa acid reflux. Kasi minsan meron ako. GERD. Nakita ko anak mo kahapon. Asa birthdayan kami kasama yung magkasama yung mag-asawa. Ah, oh. Pangalan ko? Oh. Saan ba naman siya? Ba, amigot ako. Bakit? Kalakad ako. Ah. Ganyan akong dikari. Oo. Sa Banhorn. Nagpumaba. Kaya pala wala kang tiyan, no? Tapos na punta. Exercise, eh, no? Sa... Ayaw mag-enroll sa gym. Ito. Kaya pagka yung lumalayo, hindi lumalayo, wala akong buwan na. Kaya sa bahay, meron akong dalawang dumbbell para pumasok pagka magal, papainit ako. Yun, kailangan talaga, no? Papay, puta na. Tsaka nakakapanghina pag walang ginagawa, no? Hindi ako naglalakad, baka matagal akong putay. Talaga na. Kamayin mo na, albano ko na, dekare. Tapos, dantalon. Layo. Kahit winter. Hindi naman yung ganito lang, yung okay yung daan. Oo. Pag maraming snow, dumbbell ka lang. Pagka yung madulas ang ganito, sa akin, pagka yung kahit maginaw, okay yung daan, okay lang. Oo. Kasi kadigado baka eh, matanda na, buta na, madulas ka nga. Kaka-exercise, madulas naman, oo. No? Tumbihira. Kaya kung yun lamig ako, balot ka lang ako. Malaking lalaki pala yung panganay mo, no? Puta mataba lang, maliit lang. Maliit lang ba yun? Ano ba? Lapad na katawan eh. Oo, diba? Puta na ako. Baka mauna ka pa sa akin, kaso nga. Pinakakot mo pa, oh. Sige, sige. Pag-alakad mo ako sa bansa ako, maglalakad ka ako. Pag tayo kahit sa gabi. Oo nga, mahirap pag gano'n. Mabigat kasi sa pakiramdam, no? Pag gano'n. Sabi niya, okay naman ikaw ang blood pressure ko. Bukong ko naman, eh kahit ka, kaya ko. Sige. Yun mga dre, no? Sa gamot, napakalaking bagay mga dre. Kaya... Yan ang pinaka isang bagay na kumbaga ayaw natin mangyari sa atin yung ma-ospital o bumili-bili ng gamot. Pero dahil nandyan, malaking tulong sa atin, di ba? Kung sakaling kailanganin. 80% mga dre, no? Yung discount namin sa gamot. 18 ba? O 10? Ah, 10. 90% pala mga dre. Oo, 90% kasi $20, $2 na lang. So, 90% ang discount namin. Imagine, di ba mga dre? Tapos ano ba yung dinadaldal ko kanina? Yun nga mga deno, meron akong ano, GERD. At lumalala yun pag kumakain ako ng saging. Kaya hindi ako makakain ng saging. Tapos eto, itong gamot na to, binigay nga sa akin. Hopefully makatulong. Di ba? Tapos, di ba bayaran ko yung ano, hot sauce? Sabi nung pharmacist, oh, umiwas ka sa alcohol, sa pagyoyosi. Etong hot sauce, iwasan mo. Yung kape. Ay ko pambihira, binuwasan ko na yung hot sauce, dati nga sili ako eh. Tapos eh, yun sabi niya, basta ano, moderate lang.
Yun mga tre, no? Sa awa ng Diyos, di ba, okay naman yung lahat. Pasalamat, di ba? Pasalamat ng malaki na... Alam niyo mga tre, yung uncertainty ng buhay ng tao. Di ba? You're okay now, tapos punta ka sa ospital, paglabas mo, hindi mo alam kung... Alam mo yun? Kung one piece ka pa rin lalabas. Parang gano'n mga tre, no? Kaya lagi tayong thankful sa araw-araw na ano, na lagi tayong ligtas, di ba? Tsaka... Stay positive and happy mga dre, no? Hindi, kahit ano, kahit yung baga, kahit nahihirapan, kahit may mga complain tayo sa buhay, ang mahalaga eh, positive pa rin yung pagtingin natin sa ano, di ba? Sa kinabukasan. Tsaka, para mas maging masaya mga dre, simple lang, no? Ako, simple lang. Iniwasan kong i-compare yung buhay ko sa buhay ng iba. Kaya, kumbaga ano eh, wala akong pakialam kung anong meron sila na wala ako. Ang mahalaga sa akin kung anong meron ako, 'di ba? Yun yun mga dre. Kumbaga, wala akong tinitingnan ng ano, wala akong tinitingnan ng alam niyo yun na dapat magkaroon ako niyan, dapat magkaroon ako nito. Hindi mga dre, kumbaga sa akin, kung anong meron ako, thankful ako. At that's it. I don't care kung gaano kalaki yung bahay mo or kung gaano kaganda yung sasakyan mo o kung gaano ka karaming pera, 'di ba? I don't mind. 'Di ba? Basta kami yung basta nabubuhay ka ng maayos, di ba? Na, kumbaga, nakakaraos kayo ng maluwalhati sa araw-araw. I think that's more than enough para magpasalamat, di ba? Tapos wala pang sakit, di ba? Kasi, sa lahat-lahat, mga dre, pinakamahalaga yung kalusugan natin, eh. Di ba? Kumbaga, kahit gano'ng karami yung pera mo, pag hindi maganda yung kalusugan mo, baliwala, mga dre, no? Diba? Yan po ang ating sermon sa araw ng Linggo. Pagkita-kita po tayo sa Lunes. Paano po, mag-ingat po kayo palagi at marami sa lahat. Wait, we don't have to start the day yet.